Samantala, inihahanda na ng gobyerno ang ipapalit sa Small Town Lottery o STL. Ito po yung tinatawag na loterya ng bayan. E ano naman kaya ang ipinagkaiba nito sa STL? Alamin sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Simula June 30, tapos na ang operasyon ng Small Town Lottery o STL ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa 14 na lalawigang sakop nito. Papalitan daw ito ng loterya ng bayan, iba sa kasalukuyang STL. Una, imbis na dalawang numero lang ang bola tulad ng wetting, papayagan na mga STL operator na ibahin ang laro ng naaayon sa kultura ng kanilang lugar. Magkakaroon na rin ng minimum na quota ang bawat STL operator na kailangan i-remit sa PCSO. Mas magiging mahigpit na rin daw ang internal auditing ng PCSO sa bawat lisensyadong operator. Plano rin daw ng ahensya na gawing online ang loterya ng bayan para mas madaling mamonitor ang bentahan ng ticket. At ang kasalukuyang minimum na tayang 5 piso sa STL, planong ibaba sa piso sa ilalim ng loterya ng bayan. 2006 nang muling ilunsad ng PCSO ang STL na unang sinimula noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. Paraan daw sana ito ng gobyerno para masugpo ang wetting sa bansa, pero inulan ng kabi-kabilang batikos sa loob ng mga nakaraang taon. Ayon sa PCSO, ilan lang sa mga problema ang nakita nila ay ang mga bukis o mga umano'y nakikisakay sa bola ng STL. Ang resulta nila, ibabase nila sa resulta ng STL, pero wala silang binabayaran na taxes, wala silang binabayaran na mga revenue sa PCSO. Ang problema sa kanila, pag may nanalo minsan, hindi binabayaran, tinatakbuhan. Ang akala tuloy ng mga ibang tao, STL yung mga hindi nagbabayad, but these are the bookies. Kasalukuyan nire-repaso ng Legal Division ng Office of the President ang implementing rules and regulations ng loterya ng bayan. Sakaling hindi umabot ng June 30 ang implementasyon ng loterya ng bayan, maaari naman daw i-extend ng PCSO ang operasyon ng STL. Plano ring palawakin ng PCSO ang loterya ng bayan sa 80 probinsya sa bansa. Hopefully, there will be a shift from our players in the different areas of the country to go from illegal to legal. Kasi sa legal, nakatulong ka na dahil 30% ng aming anay mapupunta sa charity fund namin. May chance ka pang manalo. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas.